Good morning guys and welcome to my YouTube channel. Ang topic ko ay paano ba ang kumuha or magpa-appointment ng pasaporte natin mapa-first-timer or datihan. Number one, maghanap tayo ng mga computer shop na pwedeng magpa-appointment ng ating pasaporte. Number two, kapag nakahanap na tayo ng computer shop na pwedeng mag-accept ng ating appointment, number three, ask na rin natin kung sila ba ay nagpapa-appointment. Number four, ipapasok nila ang information mo, pangalan mo, edad mo, yung oras, kung anong oras ka pwedeng magpa-appointment at kung anong lugar, kung sa Mega Mall ba or Asiana or any place na pwede kang magpa-appearance or magpa-appointment ng iyong pasaporte. Number five, after maipasok nila, ibibigay nila or magsasabi sila kung sa bayad center ka ba magbabayad o sa ibang lugar. Pagkatapos, number six, ibibigay mo ang resibo na katunayan na ikaw ay magbabayad para sa appointment mo dito sa bayad center. Kapag nabigyan ka na nila ng resibo, kung magkano yung binayaran mo, kung dati kasi is 900 or 1,000 plus, pag mas mura, mas matagal mong makukuha, aabot pa siya ng isang buwan mahigit. Kung mas mahal, madali mo siyang makukuha. Within 1 week, makukuha mo na siya. So, number 7, pagkatapos nating bayaran, babalik tayo sa ating computer shop kung saan doon tayo nagpa-appointment. And then, pagkatapos niyang nating ibalik yon, naibigay na natin yung resibo na katunayan na nagbayad tayo sa bayad center, ibibigay sa atin yung papel na katunayan na ito yung dadali natin para sa DFA. Ito yung papel na katunayan na may appointment tayo sa araw na yon, kung anong araw at oras tayo pwedeng pumunta. Kasi guys, kung wala tayong oras or papers na ipapakita sa guard, ito ay hindi tayo tatanggapin. Useless yung pagpila natin. Kaya dapat guys, pupunta tayo doon na meron tayong papel na ipapakita na katunayan na nakabayad tayo dito sa ating pasaporte na to. And then, kapag tayo ay naibigay sa atin yung papel na yon, ito yung dadali natin para sa DFA. And then number 8, aantayin natin kung kailan tayo talaga pwedeng pumunta at anong oras, anong araw, at kung saang lugar ba natin pwedeng kunin. Is a Mega Mall or sa Asiana, pwede natin kunin ang ating pasaporte. Pero hindi pa natin siya pwedeng kunin. Ito yung magpapa-appearance pa rin tayo. At magdadala rin tayo ng mga IDs sa first timer, 2 IDs or birth certificate. Sa datihan naman, kailangan din natin magdala ng ID at yung ating lumang pasaporte. Kasi yung lumang pasaporte, kukunin nila yan, isosurrender natin yan. And after na maisurrender yon, yon ay tatatakan at bubutasan nila yon. Kaya guys, need natin talagang isurrender yung lumang pasaporte sa mga damihan. At pagkatapos nun, ibabalik din sa atin after na bubutasan yung at
number 8, kapag nabutasan na yon at na-surrender natin, pwede na rin nating pwede nang ibalik sa atin yung lumang pasaporte. Nakatunayan na hindi na natin yun gagamitin at na-surrender na sa kanila yon. And number 10, mamimili tayo kung deliver ba or pick up ang ating ating passport. Mamimili ka kung gusto mo ng deliver or pipick upin mo doon sa lugar na kung saan ka nagpa-appointment or kung saan ka, kung saang lugar ba inasay na makuha yung pasaporte mo. Yun lamang guys, and please like, share, and subscribe my YouTube channel. And this is Churi Nessa. Bye guys, and God bless.